Isang Kai, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, tuloy sa kusina. It's baliktad na naman yung oras natin. It's only 4:25 in the afternoon, and may dala sila amo na jaran isda. So, sabi niya, sobrang langsa daw nito. So, wala yung tagaluto namin. Kaya ako muna yung mag-aayos nito ngayon. So, sobrang langsa nga. Takpan ko daw yung ilong ko. Pero, meron ako ditong gamit na. Magamit tayo nito kasi masyado malangsa. At pagkatapos nito, ay maglalaba ko ng abaya niya. So, kailangan ko ng protection. So, let's start na, no? So, anong gagawin natin? First, ibagsak na muna natin dito sa semayelo. So, konti lang naman, parang ilang piraso lang. Basta sabi lang nila is 2 piraso sa isang plastic. So, ganun nga yung gagawin natin, ano? So, hindi na rin natin, no, hugasan, bahala na yung tagaluto namin. Yan lang, lagay ko lang siya sa plastic, no? Kasi hindi rin ako pwedeng masyado mag-ano kasi may lalaban pa ako, kakamayin ko lang abaya niya. So, mag-ingat-ingat din tayo sa langsa kasi minsan kahit naglalaba tayo ng damit, pag naghawak tayo ng malangsa, kumakapit, naghawak tayo ng sibuyas, parang kumakapit pa rin. May mga ganong pagkain dito or mga bagay dito na hindi madaling matanggal. So, ito yung lalagyan ko, guys. Yung lagayan ng karne, ng laham. So, dito ko rin ilalagay. 2 piraso plastic lang. Ayan. Huwag kalimutan ang protection. As ang uniform. Diba? Kasi baka mahawa ng langsa. So guys, kulang yung plastic ko. So, kailangan ko pa ng 1 pirasong plastic. And so, 6 piraso pala to. 6 piraso. Bahala na yung tagaluto namin. Natutumba. Baho nga. Sobrang langsa nga, guys. Malangsa masyado. Kaiba yung amoy niya. Kailangan talaga siyang linisan. Hindi naman ako maarte, no? Pero merong mga bagay lang talaga na hindi kaaya-aya or hindi katanggap-tanggap ng sikmura natin. So, hindi naman tayo nag-inarte. Talagang ganun lang talaga yung amoy niya. No? So, 2 bag na. Ayan guys, tablo na. Ipapasok na natin siya sa parang galing. So,
Pero pag nakakontra tayo sa ilaw ng parang dilim-dilim ng ano, so ilagay na natin siya doon sa ano, sa freezer. Okay na to. Ano yan, guys? So, sa natin yung ilaw. Ayun. Kung isa lang. Isa lang yung gumagana ng ilaw dito. Yun lang. Yung iba, sira na din. May isa pa. So ayan guys, tapos na. So bahala na tagaluto namin kung linisan niya yan. Kasi sobrang parang ano talaga lang sa kakaiba yung langsa niya. Yung parang, kasi nga yung tubig nga kasi dito, hindi nga, baga, hindi napapalitan. So, parang ganon, parang, parang lupa, parang bilid na ewan. So, yun. So, that's it, guys. Thank you. Just sharing this day or just sharing this moment, okay? Thank you. Maglalaba tayo ng abaya ni Amo kasi nga, yun yung bumili sila ng isda doon sa napunta kasi sila ng ano eh Shamal, so parang may napuntahan sila doon na nagbebenta ng isda, so ang langsa ng isda kaya nag ano naman siya, labhan ko yung abaya niya. So ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano maglaba ng abaya. So ayan, dito lang ako sa laundry ko since nandito na rin naman ako, diba? O ayan, maglaba na rin tayo. So, paano ba? Ganyan na lang. Ganyan na. Para medyo maluwang yung ano. So, ayan. Ayan, guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglaba ng abaya, no? Nilagay ko sa plastic kasi nga, malangsa nga. And wait lang. Halo-halo na, mabuti na lang pinalamhan niya na talaga. Todo na to. Buti na lang, napunta sila doon sa bilihan ng isda at ayan, napalamhan niya tong abaya niya. At least, di ba? May rason na para malabhan yung abaya. So, ito yung tinatawag na nakab or pantakip nila sa mukha niya. Kasama na yung ulo, tsaka yung ayan, pantakip. So, ganyan. Yung, ito yung tsura ng pantakip nila sa ulo nila. Ito yung para sa mukha, ito. And then, ito naman yung para sa ulo. So, ganyan. Ganyan yung tsura niya. Yan yung pantakip nila sa mukha. Ito ang shela. Ito ang kanilang shela. Pantakip ng ulo. Yan, mahaba to. So, para sa mga first timer, be aware tayo na ang damit nilang itim eh hindi pwedeng mahawaan ng puti. So, hindi pwedeng malagyan ng Clorox, hindi pwedeng malagyan ng Vanish, or anumang chemical na nakakaputi. Okay? Kahit sabon, yung sabon powder, hindi rin pwede. Sabon na gel, hindi rin pwede. Lagi nating isipin na merong sariling sabon ng kanilang abaya. So, ito yung damit, abaya. Ito yung abaya nila. So, mahaba po ito, ano? Kasi medyo may kalakihan yung amo ko. So, malaki rin yung abayang lalabahan natin. Na yung abaya niya. So, para maging ano tayo, para maging aware tayo sa damit nila. Ayan. Okay? And then,
may sariling sabon yung mga abaya nila or yung mga damit nilang itim. So, yung ginagamit ko is ito, yung Percel. Ayan. Percel na abaya. Ayan, pang abaya. Abaya shampoo. So, maraming klase ito. So, ito yung ginagamit ko. Minsan, nag-iba-iba ako. Pero, ito ngayon yung nabili ko. Ito ngayon yung nakuha ko. So, huwag kayong gagamit ng ibang sabon. Abaya shampoo lang. Para hindi mamuti-puti yung abaya ng amo nyo. So, ayan. Abaya shampoo. Okay? Start na ako. Diyan lang kayo. So, ayan na guys. Ito na. Nilagyan ko na siya ng abaya shampoo. So, ibababad ko siya ng mga 20 to 30 minutes para mas mabango, mas kumapit yung amoy ng sabon. Tapos, kukusot-kusotin ko lang kulang siya bago anlawan. So, pag nag-anlaw naman tayo 3 times din, di ba? Yung huling anlaw is downy. Kung gusto nyong lagyan ng downy, kung hindi ganun masyadong kumapit yung amoy ng abaya. Actually, itong abaya shampoo, masyado na siyang mabango, guys. Itong ginagamit ko, Percel. Ayan, meron na siyang flower. So, ibig sabihin, mabango to. Parang may downy na rin siya. So, okay lang. Kahit hindi nyo rin lagyan ng fabric conditioner or lagyan nyo, okay lang. So, ayan. Babad nyo lang ng 20 to 30 minutes bago anlawan na 3 beses. Lagyan ng fabric conditioner or hindi, optional lang naman. So, ayun, sampay nyo lang. Ako minsan yung ginagawa ko, hindi ko na siya ini-spin. Diretsyong sampay ko na siya. Hinahayaan ko lang na tumulo para at least ma-straight yung tela ng abaya. So, yun lang guys. Sana nakatulong ito kahit konti sa inyo. And, thank you. Please watch my other videos and please subscribe. Maraming salamat. God bless.